Magandang araw. Ngayon nga po ibigay po natin ang latest update sa PVL Reinforced Conference 2024. At syempre ang mga latest issue o controversy na nagaganap nga sa volleyball sa ating bansa. At ating pag-usapan ang nalalapit na opening ng PVL Reinforced Conference 2024 ngayong July 10 hanggang July 11, 2024. At syempre meron tayong listahan dyan na dapat yung malaman at itopic natin na hindi nyo dapat palampasin. PVL latest update and issue ngayong July 10 hanggang July 11, 2024. Ea Laure at Jennifer Nierba umiyak, tanggal at hindi makapaglalaro sa Charity U Crossover, pinagbawalan. Petrogas Angels Import, pinakilala na, sobrang lakas. Koga, magre-retired na. Jorge Santiago, papalit. For the first time, Pinay. Top 4 teams prediction ni Fabio Menta na palitan. Sino kaya na ang top 1 para sa kanya? O pang iinsulto lang kaya ang kanyang ginawa? Kay player ng PLDT, hindi makapaglalaro ngayong PBR Reinforced Conference 2024. Sino kaya ito? Ricky Palo, may big announcement. Anong ito ating alamin? Shakey's Invitational 2024 naganap na. Sino ang mga nanalo? At other PBL latest update in issue and controversy ngayong July 10 hanggang July 11, 2024. Lahat po natin pag-uusapan. Kaya bago ang lahat guys, ay nakikiusap po ako. Please, don't forget to like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po nang updated sa aking mga bonggawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Dahil po umabot tayo ng 100,000 subscribers ay mamibigay tayo ng GCash sa ating solid supporters at manonood. Maraming salamat. Syempre, unahin na natin ang latest update sa Petrogas Angels dahil nag-post na ang kanilang management ng kanilang import na napakalakas. Sino kaya ito? Alam naman natin lahat na lumabas na ang rumor noon pa na babalik si Salas upang tulungan ang Petrogas Angels na mag-champion ulit. At ngayon nga ay syempre natupad ulit ito. Welcome back to Petrogas Angels, Wilma Salas. Alam naman natin lahat na napakalakas nito at nagkikipagbakbak bakan ito noon pa, especially sa Crimson Cool Smashers. At hindi nga binigo ni Salas ang kanyang team. At hindi lang yan, isa nga siya sa tinaguri ang pinakamalakas na naging import sa kasaysayan ng PVL noon pa. Kaya congratulations and good luck. At dahil nga sa pagbabalik niya ay maraming nagsasabi na talaga namang halimaw o threat sa ibang team ang Petrogas ngayon. Dahil nga halos tatlong import daw ang nasa team, kasama nga ni Salas itong si Phillips at itong si Van Sikel. Kaya guys, sa tingin ninyo, maghahalimaw kaya ang Petrogas ngayong conference na ito? I-comment nyo na yan. Latest, Ea Laure at ito kang si Jen Yerba hindi makapaglalaro sa PVR Reinforced Conference 2024? Ito nga ang sinabi ni President Ricky Palo sa kanyang statement. Dahil daw sa hindi pagkakaintindihan ng Charity Go at PNVF. Dahil alam naman natin na kasaling nga si Naeya at itong si Jen Yerba sa Alas Pilipinas team. Ngunit parang hindi pinayagan ng Charity Go makapaglaro ito sa Alas Pilipinas. Kaya nagkaroon ng agreement kang PNVF at PVL. At sa ngayon nga ay talaga pinagbawalan at hindi makapaglalaro sina Jennifer Yerba at Ea Laure sa kanyang team sa Charity Go na kinalungkot nga ng fans. Kaya guys, ano masasabi ninyo at sino kaya ang may mali? I-comment nyo na yan. Samantalang latest, Jorge Santiago, papalitan ang star player ng Japan National Team na si Koga. Alam naman natin lahat na nag-post na at naglabas na ng statement ang star player at superstar ng Japan na si Koga na talagang magre-retired na daw ito. Marami ang nagsasabi talaga naman pinaghahandaan nito ang kanyang pag-aasawa, especially kay Nishida, na alam naman natin na talaga namang pareho silang player at talagang pwede talagang maging reason ang early retirement nito, lalong-lalo pa ang pagbubuntis, kailangan magpahinga. Kaya naman trending nga at nakitaan nga ng picture na kasama nga ang dalawa sa training. At maraming sasabing isa si Jorge Santiago sa papalit kay Koga upang tumulong sa national team ng Japan next year. Kaya guys, anong masasabi nyo? Malay kaya ang matutulong ni Jorge sa kanyang national team na Japan kung sakaling aalis na si Koga? I-comment nyo na yan. Samantalang prediction ni Fabio Menta ay talaga namang nabago pagkatapos nga ng announcement ng PNVF at PVL na hindi makapaglalaro si Nierba at Ea Laure sa Charity Go, ayon ang naging resulta ng kanyang prediction. Sa tingin nyo, ano kayang ibig sabihin nito ni Coach Fabio Menta? Pag-iinsulto nga ba o hindi? O baka naman totoo talaga ang kanyang prediction na tinaasan niya talaga ang Charity Go dahil sa lakas ng import ng Charity Go ng si Cat Bell? Umapangalaw na lang ngayon ang Creamline
Chocomucho at Petrogas. Ganun pa man ay prediction pa lamang ito ni Coach Fabio Menta. Anong sa inyo guys? I-comment nyo na. Latest din, President ng PVL na si Ricky Palo ay talaga nag-announce. At ang sabi niya sa statement, the PNVF has said that by August 11, when the Sea Volleyball League tournament is finished, all the Alas Pilipinas players are to be released to their teams. At dahil nga dito ay makikita naman ulit natin ang mga players sa Alas Pilipinas sa kanya-kanyang team nila after the said event. At sa ngayon nga ay focus pa sila sa training dahil sa paghahanda sa Sea Volleyball League kung saan ang target ay podium. Alam naman natin na medyo malakas ang team na makakaharap nila. Ito ay ang Vietnam, Thailand at Indonesia. Ngunit malay natin dahil bilog ang bola ay may matalo tayo at magka-podium. Kaya good luck na lamang Alas Pilipinas. PLDT team announcement. Nakakagulat. Isa sa mga key players nila ay hindi makapaglalaro ngayong reinforced conference. Sino kaya ito? Malaking kawalan kaya ito sa team na PLDT? Alam naman natin lahat na bumalik na si Samuelenko bilang import ulit ng PLDT dahil sa pinakitang galing nito na talagang naging import ito ng PLDT. Kaya naman syempre, sino ba naman ang hindi tatanggihan ang isang magaling ulit at pagbabalik niya? Ngunit may mawawala nga na setter sa kanila. Ito nga ay si Rhea de Maculangan. Alam naman natin lahat na matagal nang kasama ng PLDT at first setter pa noon si De Maculangan nang wala pa nga itong si Fajardo sa PLDT dahil siya ang nanggagawa noon. At dahil sa connection niya sa kanyang mga teammates at talagang malaking kawalan talaga siya na masasabi natin isa sa mga key player ng team na PLDT. Kinam dahil sa pagkawala niya si Angie Alcantara at si Kim Fajardo ang magte-take over ng setting stars. Isang baguhan na setter galing sa drafting at ang isa naman ay veterans players galing nga sa DLSU at sa F2 noon. Kaya good luck na lamang dahil naman natin na malakas pa rin ang PLDT kahit wala si Dima. At dahil nga nag-umpisa na ang Shakey's 2024 Women's Volleyball National Invitational ay talaga namang naganap agad ang labanan at narito po ang resulta. Nanalo po ang Colegio de San Juan de Letran kontra nga sa University of San Carlos in 3 straight sets at ang player of the game nga ay ito nga si Angelique Ledesma. Congratulations! Samantalang nanalo naman ang NU kontra nga sa Enderon Colleges in 3 straight sets din at ang naging player of the game nga ay si Vanjie Alitsog. At sa pagitan naman ng University of Batangas versus UST ay nanalo nga ang Batangas in 5 sets at ang player of the game nga ay si Kylie Makatangay. Congratulations! At nanalo naman ang FEU kontra nga sa University of Southern Philippines Foundation in 3 straight sets at ang player of the game nga ay si Karel Miranda from FEU at isang setter. Kaya congratulations! At ayan nga guys, naibigay na po natin ang latest update sa volleyball sa ating bansa, especially sa PVL at Shakey's Invitation 2024. Kaya guys, ano masabi nyo? I-comment nyo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.